kasing tinirmaan ng bagyo ang hit list natin ngayong umaga. Sinagot na ni Liberal Party Standard Bearer Maroas ang paratang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya totoong nagtapos sa isang kilalang universidad sa Amerika. Halatang na bad trip si Roas ang hinga ng komento tungkol sa issue. Sinabi ni Digong na peke ang nakuha niyang degree sa Wharton School of Economics sa University of Pennsylvania, UP. UPenn. Ayon kay Roas, handa siyang magpakita ng mga prueba sa pagtatapos niya sa Wharton. Sinulatan na nga raw niya ang eskwelahan para mag-request ng kopya ng kanyang transcript at diploma. Iyahamon niya kay Digong, ganito, magsampalan kami. Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Hindi ako iiwas or iilag. Pero kung totoo yung Wharton degree ko, sasampalin kita. Sampalin niya ako. Punta siya rito. Kundi punta ako sa Davao. Sampalin niya ako sa airport. Tingnan natin. Pack na pack, makikita naman sa online archives ng UPenn ang listahan ng ilang kilalang foreign alumni nito. Dito nakasama ang pangalan ni Rojas. Gayun din, sina dating Senador Raul Roco at dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod. Pero si Digong hindi pa rin kumbinsido. Banat pa niya, baka sa rekto lang daw nagpagawa ng diploma si Rojas. Easy. Inimbento lang nila. Show me a certificate, a diploma. Show me a diploma and the graduation ceremonies where nakatuga ka, nandyan ang nanay mo. Bulayan, basig ako. Ito naman ang sagot ng alkalde sa amo ni Rojas ang magsampalan sila sa Davao Airport. No, si sa airport to. Kita na sa airport. Ayaw na. Dito na sa Ambalay mismo. Tuon ako siya. Sa gitna naman ang bangayan ng dalawa, kumakalat ngayon ng video na magkasama silang kumakain sa isang karinderya sa Davao City taong 2009. Ang ganda! Pero kahit na... No permanent friends, no permanent enemies. Pero kahit mali si Digong sinasabi niya. Oo. Natama si Rojas. Na pag-uusapan sila ngayon. Sana pero nakatuwa. Hindi ko maintindihan, sino ba kasi nagbigay ng impormasyon kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi talaga graduate ng UPenn si Mar Rojas? Kay konting siguro research mo nag-Google. Lang Nag-Google siguro yung mga staff. Sa initial googling, hindi mo mahanap. Baka naghanap Wharton University. Mga ganun. Oo. So, teka muna. I-trace natin paano nagsimula ito. Hindi ito sa ako. Hindi yan dyan nagsimula. Nagsimula pa yan sa isang forum sa Ateneo. Sinabi ni Mar Rojas na myth daw ang claim ni Duterte na safe city ang Davao. Na ayon daw sa mga na may 18,000 crimes daw na itala at a certain period. So you think that ito talaga, this is just the beginning na he said. So magbabangga yan talaga. Shots fired yun, Grace. Ngayon, sa kanyang programa naman, bumawi si Digong. Sabi niya, si Mar daw, tatanga-tanga ng Yolanda. Bakit? Mamimigay daw ng uncooked rice. Bakit ka mamimigay ng uncooked rice? Eh, walang pangluto yung mga tao. Eh, tama nga naman. Tapos panic daw. Ano yung may terms yung ginamit eh? Hindi raw sanay kasi hindi naman daw umawak ng executive, local position. Executive position, etc. etc. Mga ganyan. Pero kasi, tapos, tama nga naman na naging parang Waterloo ni Mar Rojas ang Yolanda eh. Diba? Okay. Talagang yung popularity niya and yung pagpadikos sa tao bayan during Yolanda and after Yolanda hit us. Talagang grabe. Imagine that magazine cover. That very famous magazine cover of Mar Rojas na pinag-usap. Sa Esquire. Oh. Yeah, ganun. Greetings from Tacloban. Tsaka sa sobrang badly handled nga. Pati dun sa, ano, diba, sa COP21. Ano? Yun yung mga dala nilang photos. Ay, ganun? Yung mga photos ni Yolanda. But anyway... Teka muna, tanong. Kayo ba isang ayon dito sa ang political discourse natin ngayon? Imbis sa issue sa pinag-uusapan natin, sampalan. Yan ang politika dito sa bansa natin. Lalo-lalo na sa probinsya. Kaya si Secretary Rojas, siguro, I don't know. Mali si Digong sa pagsabi na hindi graduate ng UPenn o Wharton. Pero, sa asaran, dun sa asaran, imagine, just imagine, pupunta si Digong sa bahay ni sa White House.
sa Cubao at nagpasampal sa kay Marohas. Diba, di, nandun lahat ng camera, di ba? Eh, alam natin ang bahay niyan eh. So, may bituaso niyan eh. Laki ng gate eh. Pero alam mo naman, hindi siguro sasampalin ni Secretary Marohas. Gagawin siguro siya. Initinan ko, sino? Fist bump lang. Tingnan mo, yung isa nagkakamay, yung isa... table manners. Oh. Oh, hindi, nagkamay din siya. Susubukan ka magkamay. Oh, Indio, paano ba magkamay? Yan. Diba? Hindi, walang sampalan. Dapat sa bahay ni Secretary Marohas. Ito isang issue, no? Bakit sampal? Bakit hindi sapak? Diba, pag-usapan natin ito. Bakit? Magkaibang sampal, magkaibang sapak. Oh, syempre. Hindi kasing sakit ang sampal, pero masakit sa dignidad. Diba? Eh, bakit alam mo yung term na ba? Bitch slap? Pero bakit ang sapag pa, hindi mas baka, mas baka lalaki. Hindi, may ano yun, lalaki yung sampal eh. Pag ila yung sapak, pag sinampal ka, so you think it's, ano, may a insulto deep, yun eh. There's a deep lalo na underlying sa kultura, meaning. Nung World War II, Gracie, ito, ang hapon, mga Hapon daw, pag sinampal ka, insulto yun. Lalo na pag sa kapwa lalaki. Well, kaya nga sa ano, diba, mga teleserye, pag sinasampal, nasasaktan talaga yun. Lalaki, yung babae. Kaya may mga Korean telenovela, puro mga sampalan. Teka muna. Teka din din. Ito yung nasa imagination ko. Oo. Sinong panalo? Pag nagsampalan? Sa hindi, asaran na to? Hindi, kasi natural, sa asampalin talaga ni... Kung sinong dapat ang magsampal. Si Marohas yun. Kasi tama kasi si Mar. Si mali si Mayor. Eh. Okay. Pero sino ang magiging tama nito? Sino yung magiging kawawa sa mata ng publiko kapag sinampal live on TV? Dapat yan i-cover natin. Oo nga, kanino maaawa yung tao? Kung talagang natuluyan talaga yung parang sampalan. Ano, yun nga, kahit may edad na si Duterte, parang mas malakas pa rin ang kamay ni Digong. Eh. Hindi, yung... Tingnan mo, yun. Hindi makakasampal si Digong kasi nga mali nga siya. Si Mar ang sasampal kay Digong kasi... Eh di ang kawawa si Digong. Ang tanong mo kasi kung magsasampalan sila. Hindi. I mean, sino ang magiging kawawa sa mata ng publiko? Si Digong. Si Digong. O sino manalo at the end of the day? Si Roy Senyeres. Pero alam mo, alam din naman niya siguro na Mar will never... Diba? Hindi naman na totoong gagawin niya. Siguro ano, fist bump lang. Kasi tayo, yung magiging reaction natin, pati netizen. At buti nga sa'yo, Digong, mali ka. Pero hindi. Yung reaction ng tao, natatawa sila eh. Sa discourse. Iba sila ngayon online. Magsabi ka ng masama about Digong. Galit na galit. Grabe. Di, kaya nga. Yung may nangyayari kay Carlo Celdran. Kaya nga. The point is... At kay Commissioner on Human Rights, Commissioner na si... Gascon. Si Chito. Kaya nga, kahit na mali si Digong, lahat kumakampi sa kanya. Mm. Diba? Yun ang point doon. Kaya magaling siya sa pag-ibig. Pero alam mo, doon mo makikita, medyo kabaliktaran ng sitwasyon. Kasi si Mar, minsan, I feel bad for him. Kasi kahit tama yung ginagawa niya, ang mali dami pa rin bumabatikos, ang dami pa rin negative comments. Di ba yung video nga lang na nilabas, ang daming batikos. Saan ka nakakita, di ba ikaw nagpakita sa akin, na saan ka nakakita ng few hundred likes and few thousand dislikes? Hindi lang yon. Yung official, binalik yung official video. Dinisable yung comments. No, tsaka, hindi nga. No, talaga. Ganun kasama. Kaya medyo I feel bad for Mar. Kasi si Mar trying his best naman talaga to do the right thing. And his heart is in the right place. I really believe so. Kaya lang masyado na siyang naging nega sa mga tao. I really think it started with the Yolanda. And it was just downhill from there. Perception, and he's really just working with Liberal Party now through the endorsement of the president. Yung daang matuwid, yun na lang yung parang paraan niya para bumalik sa dati niyang popularity and acceptance by the people. Perception, si Digong naman, kahit mali na yung sinasabi, kahit unacceptable for me, sometimes yung mga lumalabas sa bibig niya as a presidential candidate, tuwang-tuwa pa rin yung mga tao. Because perception is key. It's really a dichotomy there. Perception is key. The perception is, makamasa si Digong, mayaman si Mar, kahit na mali ginagawa ni Digong, tsaka makikita mo na master talaga sa... pagdating dito sa mga publicity. Sobrang galing. Kaya pinag-uusapan, no? Ay, this is our politics. Personality-based. Kontra ba? At no point in our history na umabot ang mga kandidato sa banta ng sampalan. Hindi, parang 92 election, di ba? Na yung nag-asaran sila ni Mitra, Oo, pero walang sampalan. Hindi, pero... Ano masasabi kayo? Ikaw, meron kang ano, rancho eh.
May marami kang babae. Ikaw naman si Pilar Pilapil. Ano kaya masasabi niya, no? Senator Miriam Santiago, kung siya yung naging arbitrator. Ay, mananampal din yun. Baka sampalin niya muna. Mm-hmm. Tumigil na kayong dalawa. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015. Never. Diba? Hindi naman na totoong gagawin niya. Siguro ano, fist bump lang. Kasi tayo, yung magiging reaction natin, pati netizen. At buti nga sa'yo, di ko ang mali ka. Pero hindi eh. Yung reaction ng tao, natatawa sila eh. Sa discourse. Iba sila ngayon online. Magsabi ka ng masama about Digong. Galit na galit. Grabe. Di, kaya nga. Yung may nangyayari kay Carlos Celdran. Kaya nga. The point is... At kay Commissioner on Human Rights, Commissioner na si... Gascon. Chito Gascon. Si Gascon. Si Chito. Chito. Grabe. Kaya nga. Kahit na mali si Digong, lahat kumakampi sa kanya. Mm. Diba? Yun ang point doon. Kaya magaling siya sa pag-ibig. Pero alam mo, doon mo makikita, medyo kabaliktara ng sitwasyon. Kasi si Mar, minsan, I feel bad for him. Kasi kahit tama yung ginagawa niya, ang mali dami pa rin batikos, ang dami pa rin negative comments. Di ba yung video nga lang na nilabas, ang daming batikos. Saan ka nakakita, di ba ikaw nagpakita sa akin, na saan ka nakakita ng few hundred likes and few thousand dislikes? Hindi lang yon. Yung official, binalik yung official video. Dinisable yung comments. At saka, hindi nga. No, talaga. Ganun si, kasama. Kaya medyo I feel bad for Mar. Kasi si Mar trying his best naman talaga to do the right thing. And his heart is in the right place. I really believe so. Kaya lang masyado na siyang naging nega sa mga tao. I really think it started with the Yolanda. And it was just downhill from there. And he's really just working with Liberal Party now through the endorsement of the president. Yung daang matuwid, yun na lang yung parang paraan niya para bumalik sa dati niyang popularity and acceptance by the people. Perception si Digong naman, kahit mali na yung sinasabi. Ito naman ang sagot ng alkalde sa Amo ni Roa sa magsampalan sila sa Davao Airport. Sa airport daw, makikita ko sa airport. Ayaw na. Dito na sa Ambalay mismo, tuon ako siya. Sa gitna naman ang bangayan ng dalawa, kumakalat ngayon ng video na magkasama silang kumakain sa isang karinderya sa Davao City taong 2009. Ang ganda! Pero kahit na... No permanent friends, no permanent enemies. Pero kahit mali si Digong sinasabi niya, at tama si Rojas, na pag-uusapan sila ngayon. Pero hindi ko maintindihan, sino ba kasi nagbigay ng impormasyon kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi talaga graduate ng UPenn si Mar Rojas. Kay konting siguro research mo nag-Google. Lang eh. Nag-Google siguro yung mga staff. Sa initial Googling, hindi mo mahanap. Baka naghanap Wharton University. Mga ganun. Teka muna. I-trace natin paano nagsimula to. Hindi yan dyan nagsimula. Nagsimula pa yan sa isang forum sa Ateneo. Sinabi ni Mar Rojas na myth daw ang claim ni Duterte na safe city ang Davao. Na may 18,000 crimes daw na itala at a certain period. So you think that ito talaga, this is just the beginning na he said, yan. So, magbangayan talaga yun. Shots fired yun, Grace. Ngayon, sa kanyang programa naman, bumawi si Digong. Sabi niya, si Mar daw, tatanga-tanga nung Yolanda. Bakit? Mamimigay daw ng uncooked rice. Bakit ka mamimigay ng uncooked rice? Walang pangluto yung mga... Kasing tindi naman ng bagyo ang hit list natin ngayong umaga. Sinagot na ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas ang paratang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya totoong nagtapos sa isang kilalang universidad sa Amerika. Halatang na bad trip si Rojas ang hinga ng komento tungkol sa issue. Sinabi ni Digong na peke ang nakuha niyang degree sa Wharton School of Economics sa University of Pennsylvania, UP. UPenn. Ayon kay Rojas, andasang magpakita ng mga prueba sa pagtatapos niya sa Wharton. Sinulatan na nga raw niya ang eskwelahan para mag-request ng kopya ng kanyang transcript at diploma. Iyahamon niya kay Digong. Ganito, magsampalan kami. Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Hindi ako iiwas or iilag. Pero kung totoo yung Wharton degree ko, sasampalin kita. Sampalin niya ako. Punta siya rito. Kung hindi, punta ako sa Davao. Sampalin niya ako sa airport. Tingnan natin.
Pack the Pack, makikita naman sa online archives ng UPenn ang listahan ng ilang kilalang foreign alumni nito. Dito nakasama ang pangalan ni Rojas. Gayon din, sina dating Senador Raul Roco at dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod. Pero si Digong, hindi pa rin kumbinsido. Banat pa niya, baka sa rekto lang daw nagpagawa ng diploma si Rojas. Easy. Eh, inimbento lang nila. Show me a certificate, a diploma. Show me a diploma and the graduation ceremonies where nakatuga ka, nandyan ang nanay mo. Wala yan, basig ako. Sampalan. Dapat sa bahay ni Secretary Marrojas. Ito isang issue, no? Oo. Bakit sampal? Bakit hindi sapak? Diba, pag-usapan natin ito. Bakit? Magkaibang sampal, magkaibang sapak. O, syempre. Hindi kasing sakit ang sampal, pero masakit sa dignidad. Diba? Eh, bakit alam yung term ba? Na bitch slap. Pero bakit ang sapak pa, hindi mas baka lalaki. Hindi, may ano yun, lalaki yung sampal eh. Pag ilaing sapak, pag sinampal so ka, think it's, ano, there's may a insulto deep, yun eh. There's a deep lalo na underlying sa kultura, meaning. Ayo, nung World War II, Gracie, ito, ang hapon, mga Hapon daw, pag sinampal ka, insulto yun. Lalo na pag sa kapwa lalaki. Well, kaya nga sa ano, diba, mga teleserye, pag sinasampal, nasasaktan talaga yun. Lalaki, yung babae. Kaya may mga Korean telenovela, puro mga sampalan. Teka muna. Ganun din. Ito yung nasa imagination ko. Oo. Sinong panalo? Pag nagsampalan? Sa asaran na to? Hindi, kasi natural, sasampalin talaga ni... Kung sinong dapat ang magsampal. Si Marrojas yun. Kasi tama kasi si Mar. Kasi mali talaga si Mayor. Okay. Pero sino ang magiging tama nito? Sino yung magiging kawawa sa mata ng publiko kapag sinampal live on TV? Dapat yan i-cover natin. Oo nga, kanino maaawa yung tao? Kung talagang natuluyan talaga yung parang sampalan. Ano, yun nga, kahit may edad na si Duterte, parang mas malakas pa rin ang kamay ni Digong. Eh. Hindi, yung... Tingnan mo, yun. Hindi makakasampal si Digong kasi nga mali nga siya. Si Mar ang sasampal kay Digong kasi... Eh di ang kawawa si Digong. Ang tanong mo kasi kung magsasampalan sila. Hindi. I mean, sino ang magiging kawawa sa mata ng publiko? Si Digong. Si Digong. Oh. Oh. Sino manalo at the end of the day? Si Roy Senyere. Pero alam din naman niya siguro na Marvel na... Mga tao. Eh tama nga naman. Tapos panic daw. Ano yung may term siya ginamit eh? Hindi raw sanay kasi hindi naman daw umawak na executive, local position. Executive position, etc. etc. Mga ganyan. Pero kasi, tapos, tama nga naman na naging parang Waterloo ni Marrojas ang Yolanda eh. Diba? Okay. Talagang yung popularity niya and yung pagpadikos sa tao bayan during Yolanda and after Yolanda hit us. Talagang grabe. Imagine that magazine cover. That very famous magazine cover of Marrojas na pinag-uusap. Sa Esquire. Oh. Yeah, ganun. Greetings from Tacloban. Saka sa sobrang badly handled nga. Pati dun sa, ano, di ba, sa COP21. Mm. Ano? Yung mga dala nilang photos. Eh, ganun? Yung mga photos ni Yolanda. Pero anyway... Eh, teka muna tanong. Kayo ba isang ayon dito sa ang political discourse natin ngayon? Imbis sa issue sa pinag-uusapan natin, sampalan. Yan ang politika dito sa bansa natin. Lalo na sa probinsya. Kaya si Secretary Rojas, siguro, I don't know. Mali si Digong sa pagsabi na hindi graduate ng UPenn or Wharton. Pero, sa asaran, dun sa asaran, imagine, pupunta si Digong sa bahay ni sa White House sa Cubao at nagpasampal siya kay Marrojas. Diba, di ba? Nandun lahat ng camera, di ba? Eh, alam natin ang bahay niyan eh. So, may bituaso niyan eh. Laki ng gate eh. Pero alam mo naman, hindi siguro sasampalin ni Secretary Marrojas. Gagawin siguro siya. Fist bump lang. Tingnan mo, yung isa nagkakamay, yung isa... table manners. Oh, hindi, nagkamay din siya. Susubukan ko magkamay. Nagkamay din siya. Paano ba magkamay? Yan. Di ba? Hindi.